Hello everyone, may i-share lang ako sa inyo guys tungkol dito sa compressor na isa nag-alarm po, you know? Nasa taas po yon ang alarm niya, display nakalagay na electronic module default, you know? Subukan lang natin yan, i-reset kung kaya ba natin ma-reset. Nasa baba po yung view alarm at malalaman na natin kung anong alarm dyan. Yan po yun, nasa taas kulay pula, yun na nga ang nakalagay, electronic module fault. Subukan lang natin yan i-reset. Nasa baba po yan, tinuturo ko ang reset, kaso lang wala siyang response, di ba? Dapat na may nakalagay dyan. Balik tayo at tingnan natin kung nawawala ba siya. Kung andyan pa rin, subukan natin ulit. Ayan, andyan pa rin, no? Subukan natin ulit. Punta tayo sa view alarm kung may response ba ulit. Ayun na nga, may response nga siya. Kaso lang, ganun pa rin ang problema. Kaya ang gawin natin dyan, punta tayo dun sa box ng compressor. Picture natin yon para makapag-order tayo. Okay. O, ayan dito na nga. At dumating na yung pina-order natin. Yan po yung protection relay niya, or pagdating naman doon ay electronic module, at babaklasin na natin yan para mapalitan na natin. Ayun ang napansin ko, mainit yung protection relay niya, no? Kaya umpisahan na natin ang pagbaklas, kaso lang may problema tayo, medyo matagalan tayo dyan. Yung tatlong wire pumunta doon sa loob or boom. At bago naman natin yung tatanggalin, syempre off muna natin yung supply para hindi tayo makurentihan dyan. Ayun na nga guys, unti-unti ko syang pinaklas, you know. May clip nan kasi yan eh. Para kung pinutol kasi natin dyan, mahirap kasi tayo magpuputol dyan kasi nagmumoist yung loob nyan. Kaya nga nilagyan nila ng foam yan kasi talagang pressure kasi yan. Okay lang sana kung chiller yan, pressure yan, siyempre nagkakaroon ng ice, no? Kaya nilalagyan nila ng anong mahirap na pag na may tubig or yung moist, siyempre baka mag-i-spark yan. Yun na nga guys, unti-untiin na natin na pagkabit. Yun na yung bago, at yun, nakukonnect na natin yung tatlong wire na may clip, you know. Madali lang siya, kaso lang medyo natagalan ako yung pagtanggal ng foam. At sa ngayon, magtatanggal tayo, nag-alagay tayo ng silicone, you know. Yan nga, hindi ko muna inano, hinayaan ko muna kasi medyo basa pa. Talagang sinigurado ko na talagang sealed na sealed siya yung pagkalagay, na walang papasok na ano, no? Na tubig or moisture na ano. Alam kasi yung likod niya na ano na yan diyan nagkakaroon na yelo. At pag okay na siya dyan, pwede natin i-start, you know. Yan na nga, ito na yun guys, oh. Kinibukasan ko na siya, inaano. Yan, medyo okay na talaga siya. Matigas na yung silicone, pwede na siyang iti-testing para sureful ba yung paggawa natin na yun ba talaga ang problema yung sa electronic module default. Pag sa oras yan ang nawala, yan yung default, ibig sabihin yun talaga, ayun, napansin nyo, no? wala na yung electronic module default. Sa ngayon, pwede na tayo mag-testing yan. Click lang natin yan at malalaman naman natin dyan na mayroon dyang on-off, no, na compressor. Yan, yun sa off, ibig sabihin pwede natin yan i-on. I-on natin, pero dalawa lang natin paandarin. Testing pa lang naman yan. Tapos return, tapos pindutin natin yung switch na automatic. Ayan, ibig sabihin yung pula ay gumagana na po yung compressor natin, you know. Yan. Tapos yung dalawang ano naman yan, kabali yun yung magiging solenoid bulb nya. Pag nagpula na yan at ibig sabihin nagbubukas na siya,
no? Sa ngayon, compressor pa lang naman yan ang gumagana. Sa oras na nagpula yan, ayun na. Dapat pati yung isa sa baba magpupula din yan. Pag sa oras na okay na siyan, guys, ibig sabihin pwede na natin ipatuloy-tuloy ang pagpaandar at magpa-production na sila, no? Kasi yun lang naman inaantay kasi diyan. Yun lang problema. Antayin lang natin kunti kung makomplete na yung isa diyan na magbubukas. Okay, guys. Ayan na, pula na. Pula na yung isa. Isa na lang. At malapit na tayo matapos, no? At hanggang dito lang ako. Salamat sa mga panonood nyo.